Isang dalaga na dahil sa traumatic experience ng attempted rape ay nagiging walking pussies ito. Nagkasakit at ang akala nila'y medical lang ang sakit nito. Ngunit ito pala ay isang walking pussies na. Ikaw ang sinasamantala ng mga tinatawag na demonic spirits para sapian. Sa ganitong mga sitwasyon, sino ang pwede nating matakbuhan? Antrismus, powerful and salvific name! I am Mario! Hanggang ngayon, maraming tao na hindi pa rin naniwala. Merong mga kaso na ang demonyo ay nagtatago sa psychological sickness. Especially yung mga possessed, ayaw nilang magpunta sa akin. Sinasabi nilang they are okay. Pero once the prayer starts, doon na nag-iba yung behavior nila. Doon na sila nagwawala. Maniwala man kayo, ito ay tunay na digmaan. Maniniwala ka man o hindi, di ka makakatakas sa digmaang espiritual. Samahan din ako. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta? Ito yung lingkod Brad Wendell Talimong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin na magikayat sa ating mga kapatid ng Katolikong magsubaybay din, makinig, magtanong, mag-like, mag-subscribe, at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Isa sa mga pintuan na magiging daanan sa extraordinary demonic attack sa buhay, yung tinatawag na traumatic experiences. Ang trauma sa isang babae na may attempted rape at dahil diyan gusto na lang niyang mag-isa, magtago, ayaw na mag-aral. At naalala niya palagi ang attempted rape, yung maligo siya, sinisilipan siya, walking possessed na pala. Nang dinala sa office, parang normal. Nadala sa office, ito dahil mag-pray over lang sana dahil palaging may sakit mga kapatid. Palaging madala sa ospital. Pero di pala ordinaryo ra ang sakit na dalandala niya. Ito'y dahil sa pananahan ng fallen angel sa kanyang katawan. Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Ving Arellano, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, we may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ, our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Iba't ibang paraan yung tinatawag na pintuang pwedeng papasukan
sa demonyo sa buhay ng tao. Limited naman ang demonyo, parang asong baliw na nakakadina, nakatali. Di siya basta-bastang makakagat. Pero pwede kang makagat kung ikaw mismo ang lalapit nito. Isa sa mga nagiging pintuan sa demonic posisyon ng isang dalaga, yung di niya makalimutan na attempted rape sa kapatid ng kanyang stepfather. Ilang beses daw umano, attempted lang yan ha, hindi siya na-rape. Attempted lang yan. Pero sa galit talaga na para sa kanya, sabi niya sa interview namin, kung magkaroon lang siya ng pera, ipapatay talaga umano niya ang naturang tao dahil galit na galit siya. Ang di niya makalimutan yung nangyaring attempted rape, at dahil dyan, napansin nila na gusto na lang palagi itong dalaga na mag-isa. Ayaw lumabas. At ayaw nang papasok. Palagi niyang ma-remember yung mga pangyayari, attempted rape, yung binubusuan siya. Gusto siyang mag-isa. At ito'y nagdala sa kanya na nagkasakit talaga siya. At pabalik-balik na lang sa doktor. Kaya, nakiusap ang kanyang ina kung maari mag-prayer healing lang, prayer healing para sa kanya. Di talaga sa simula alam na walking possess. Ito. So, ito ang nangyari sa kanya. No? Ito ay isa sa mga sample, mga kapatid, sa sinasabing walking possess na di talaga alam na meron palang nananahan sa katawan. So, makita ninyo na may aversion sa sacramental siya. No? Oh, masakit para sa kanya talaga ang holy water, ang prayer, ang image ni Saint Michael. Pero mapansin ninyo ang prayer na Ave Maria. O, iba na ang kanyang boses, iba na ang kanyang salita. So, dito makita natin, mga kapatid, no, na may aversion talaga, pero mas sumisigaw siya sa Hail Mary. Bakit? Maalala nyo ba yung pahayag ng demonyo sa Magimaya ka Maria, Hail Mary? Tell me your name. Other name. We are many. Tell me
other name. Manny! 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 Are you afraid of all the saints? We are many! We are very afraid of them. They follow the Lord. We are tormented by their holiness. Are you afraid of Mama Mary? Oh, do not mention her name. We are trembling in fear. We are many, but Mary, so afraid of her. We are afraid. Yun mga kapatid na ipinakita natin dahil sa panahon natin ngayon to see is to believe na. Maniwala lamang kung merong makita. Pero ito'y realidad. Nasa digmaang espiritual tayo. At huwag lang natin kalimutan yung formula of spiritual war. Ano ba yun? More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So, yon po ang formula ng spiritual warfare. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.